You okay, Annie? May pag-aalala na tanong ni Jewel kay Annie. Nagulat na lang siya nang bigla itong dumating sa mansyon at mugtong-mugto ang mga mata nito. At kahit hindi nito sabihin, alam niyang galing ito sa pag-iyak kanina. At ito nga ngayon, hindi ito makapagsalita sa kakaiyak pagkatapos itong ikwentong lahat na nangyari sa mansyon ni Gael. Kung paano ito naging mukhang tanga sa pag-aantay sa lalaki, pero bandang huli itataboy lang pala ito ng ganun-ganun lang. I don't even know what to feel right now, ate. Sumigok-sigok pa rin itong sabi sa kanya. What I want now is to ease this fucking pain. Annie added. Niyakap naman niya ang dalaga ng mahigpit while clenching her fist. You will gonna regret this, Gael. You'll see, she said silently. You should take a rest first. Tinawagan ko na din si Tony to come over here para may makakasama ka habang wala pa kami. Uuwi din kasi si Manang Menda sa kanila ngayon. Kausap niya sa dalaga. Thanks, ate, but this would be my last day here. I need to go na din naman. Aayusin ko lang ata mga pending papers ko sa office. And I flew back na in Korea. Wika nito na ikinagulat niya. Are you sure about that? How about your lolo? Are you ready to face him? Jewel worriedly asked. I'm sure na, ate. Been a year na din. It's time to go back and face the reality. Annie said and smiled bitterly. Hindi na din po ako magstay dito. I already sent an email kay Lolo to give me a few more months to finish all my errands here. Then, balik na ako doon. And he said yes to me naman. I just dropped by to see and hug you. Thank you for being my true ate. And tell it to Ate Cle. Baka kasi di na kami magkita at maging busy na ako. Sabi nito sa kanya, na ikinangiti niya. Ginagap niya ang mga kamay nito saka siyang umiti. I wish you luck, baby Annie, but I hope that you make time to visit me, ha? And your Ate Cle. We are gonna miss you big time, Annie. Jewel said, and for the last time she hugged Annie tightly. Maya-maya pa narinig na niya ang pagbusina ng isang sasakyan sa labas ng bahay nila. I think Tony is there na, ate. I have to go. Paalam nito sa kanya saka tumayo at niyakap siyang muli. Kiss all the kids for me, ha? And also Manang Menda, Annie added. Saka naglakad na palabas ng bahay nila. Hindi maiwasang hindi malungkot ni Jewel sa nangyari sa dalawa. She knows how Gael loves Annie. Dahil bago ito pumunta ng Korea, marami na itong plano para sa dalawa. At sinabi na sa kanila ng mga Kurimaw, then all of a sudden ganito? Nagulat na lang sila nang malamang nakauwi na si Gael. Pero instead na tumuloy sa mansyon, mas pinili nitong manatili sa kanyang kondo. Alam niyang may malalim pa na rason behind nun. And I think it's time for her to find out if what is it. Jewel said to herself while twisting her lips. Sure ka na ba talaga BFF sa desisyon mo? You know that I'm just here, ha? Sakaling magbagong isip mo. This time hindi na Asmeda ang magiging job mo kundi Hasyendera na. Nakangisi ng wika ni Tony. Andito sila ngayon sa isang restaurant. Dito nila naisipang kumain bago umuwi sa kanilang bahay. Dahil nag-aalboroto na daw ang tiyan ng kaibigan niya. Kaya kahit wala siyang gana, heto siya at sinasabayan ang katakawan ng kaibigan niya. Alam mo, ikaw puro kakalokohan. Siguro super saya mo na wala ko sa company natin, no? May pagdududa ng tinging tanong niya sa kaibigan. Hala, BFF? Paano mo nalaman? Balik tanong nito sa kanya at umakto pa na tila nagulat. Alam mo bang asarap mag-feeling na boss habang wala ka? Dami naghahanap sa akin. Yun nga lang, puro papapirmahan. Nangahabang ngusong sabi pa nito. Baliw, hurry na at nang makauwi na tayo. Gusto ko na muna magpahinga. May lungkot sa boses niyang sabi dito. Tumango naman ito saka siya tinitigan ng matagal. Ayoko ng mga tingin na yan, Tony, ha? Naniningkit ng mga matang sabi niya. Hay, hingang malalim nito. I'm just sad, BFF. Kala ko pa naman makakapagsuot na ako ng bagong gown para sa wedding mo. Yun pala. Hays, malungkot na sabi nito. Ayoko ng pag-usapan yan, Tons. Masasaktan lang ako. She bitterly said. Sa ngayon, I need to move on. I have to move on. Kahit masakit at mahirap. Ganito pala kasakit ang para kang ginuhos. Tss, she added and smiled fakely. Pero hindi ka man lang ba nagtataka?
if why he suddenly changed? Tanong nito. Umiling-iling naman siya. No, I don't wanna think about it anymore. For me, inap nang maaga palang ginanito na niya ako. Kesa pinatagal pa niya. Mas masakit yun. She sadly said and then sipped her juice. Pero, oh my G, putol ni Tony sa sasabihin nito. At biglang nagtakip ng palad sa bibig, sabay panlalaki ng mga mata. Kaya kunot noon niyang tiningnan ng kaibigan na may pagtatanong sa mga mata niya. Yumuko naman ito ng bahagya saka inilapit ang mukha sa kanya. BFF, your ex is here! And he's with someone! Pabulong na wika nito. Tila naman natuod siya sa sinabi ng kaibigan. Gusto man niyang lingunin ang tinitingnan nito pero tila nagkaroon siya ng stiff neck at hindi niya maigalaw ang kanyang ulo. He's with Jen! Yung modelong tsaring na puro retoke sa katawan. Tony added. Holy! They walking towards us! Bulong pa nito. Naikuyom naman niya mga palad sa hindi malamang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at isinuot yon. Let's go, Tons. Yaya niya sa kaibigan at mabilis silang tumayo. Ngunit ganoon na lang ang paghigit niya ng hininga nang sa pag-ikot niya mukha ni Gael ang sumalubong sa kanya. Nakitaan naman niya mga ito ng tila pagkagulat sa mga mata. Pero saglit lang siguro mga seconds nga lang at bumalik agad sa pagiging blanko. Oh, the maid and who are you? Baling nito sa kaibigan niya. Na nakataas na din ang kilay sa malaboses palakang ibon na nasa harapan nila at tila ahas kung makaangkla sa braso ni Gael. Off nyo ba today? OMG! Hindi ko akalain na afford ng mga katulungang kumain dito sa mamahaling restaurant. Tila naa-amaze pa nitong sabi. Buti at pinapayagan mo siya mag-off, han. Baling naman sa lalaking mataman lang nakatitig sa kanya. Let's find a seat now, Jen. Rinid niyang sabi ni Gael. Oh sure, masiglang sabi nito. Excuse us, wala sa sariling nasabi niya bago humakbang para maglakad na sana palabas ng restaurant. Pero bigla siyang nahinto nang tawagin siya ulit ng babaeng ibon. Hey Mooch, may pera pa ba kayong pang taxi? Baka naubusan na kayo dahil sa mahal na mga pagkain dito. May pangungutyang sabi nito. Apat talaga namang... Gigil na wika ng kaibigan niya at akmang haharapin ulit ito ng pigilan niya. Let's go, Tons. Hayaan mo na yan. Mahinang wika niya. At akmang lalakad na ulit sila sana nang marinig ulit ang sinabi nito. Since pauwi naman na kayo, pakikuha ng mga gamit ng sir mo sa bahay niya at ipahatid mo kay David sa kondo ko. Oh, and one more thing. Tell David na kunin lahat ng mga pinamili namin ni Gael sa Korea doon sa kondo ko. Para ipahatid kina Jewel. 3 weeks na kasing andoon mula nang dumating kami, hindi pa niya na ibibigay. Mga salitang sinabi ni Jen na nakapagpaawang sa bibig ni Annie. Annie clenched her jaw and held her tears. Sa sobrang sakit ng mga nalaman niya, all this time pala naging tanga siya sa lalaki. Nag-aantay siya sa taong pinapaasa lang siya. She held on to the person that is not worth holding with. All the things that he said and did for her was a lie. A fucking lie. Buti na lang pala hindi nito pinatagal pa. Buti na lang talaga. Nagpakawala siya ng hangin sa bibig. Habang kuyom ang mga kamay sa galit at sakit na nararamdaman. Oh, hindi pa ba kayo aalis? Gora na! Magjijip pa naman ata kayo. Matraffic. O baka naman hihingi pa kayo ng pamasahe. Hala sige at bibigyan ko. Nahihiya pa kasi kayo magsabi the next time kasi wag nang kumain dito. Alam niyo naman bawal ang mga walang class dito. Jen added. Dahil sa halo-halong nararamdaman mabilis ang mga kilos na umikot siya sa mga ito at inilang hakbang lang ang babae saka binigyan ng isang malutong na sampal. Jen! Gulat na sambit ng pangalan ni Gael sa babae. You shit! Asik nito sa kanya habang hawak ang kabilang pisngi na ngayon ay namumula dahil sa lakas ng pagkakasampal niya. Mashit ka! You and your fucking mouth! Galit na duro at sabi niya sa babae. Saka binalingan ng lalaki tila gulat din sa ginawa niya. Saka mabilis din niyang binigyan ng isang malutong na sampal. You are nothing but a fucking asshole. Magsama kayo. Total bagay na bagay kayo. Mga hayop. Nanginginig sa galit na sabi niya dito. At ikaw babaeng impakta.
From now on, you are not allowed to dine here. Hindi ko papayagang tanggapin dito ang bulok na pag-uugali mo, na kasimbaho ng basura. Lalo na ang manloloko. At walang kwentang tao na mahilig man naman tala. Now out! Sigaw niya sa dalawang tila naguguluhan sa sinasabi niya. Tsk! She heard Jen chuckled. Did your head get bumped? At mukhang malakas yata ang pagkakaumpog. Panguuyam na sabi pa nito. Yes, naumpog nga ako. And thank God, mabilis akong matauhan. Now leave bago kayong dalawa ipakaladkad sa mga gwardya. Gigil pa rin sabi niya dito. Ambisyosang katulong? Jen, stop it. Sita ni Gael dito. Ambisyosa pala ha? Guards! Malakas na tawag niya sa dalawang guards na andoon. Na halos lahat ng kumakain doon ay sa kanila ng buong atensyon, hindi na sa kinakain nila. Yes, Ma'am Anne. Tanong agad ng mga ito nang makalapit sa kanila. Ma'am? Hello, guard. Katulong lang yan. Taas kilay pa ring wika nito. Kuya, pakilabas ng mga basura dito. And from now on, they are not allowed to enter here, inside my restaurant. At binigyang diin niyang huling salita na kanyang sinabi. You understand? Nakataas at galit na boses niyang tanong sa dalawang gwardya. Yes, ma'am. Sagot agad ng dalawa. Let's go, Tons. I have lots of stuff to do. Saka hinila ang kaibigan at hindi pa rin makapaniwala sa ginawa niya. At iniwan ng dalawang awang ang bibig. At mukhang gulat pa rin sa mga revelasyon niya. Ma'am, sir. Sorry po pero pwede po lumabas na kayo. Baka po kasi kami pang masisante nito eh. Rinig pa ni Annie na pakiusap ng dalawang gwardya. Saka siya ngumiti ng mapait. Grabe, Kuryana. I didn't know na lumalabas din palang sungay mo pag nagagalit. Tony said in an amusement habang naglalakad na sila papuntang parking area.